Alam nyo, walang karapatan ang military na lumigaya. Kung ang pag-uusapan natin, sila'y masaya sa kandungan ni Presidente Digong nyo. Ang dapat matiyak ng military, ligtas ba ang sambayan ng Pilipino? Ha? Sa administrasyon ni Presidente Digong nyo. Dapat yun eh. Hindi ba? Ang iniisip nila eh. Hindi yung kayo masaya. Bakit? Ito bang Pilipinas eh, nilikha ba ng itaas ito para sa militar? Para kayo lang ang lumigaya? Ha? At maging malungkot ang buhay ng mga Pilipino? Ha? Kalokohan itong mga pinagsasabi nito eh. Oh, ngayon, mga kaibigan, kasi bakit natin nababanggit yung coup d'état? Isa yan sa option ha, na pwede nilang palitawin in case na pumalpak. Marami siyempre plano yan. May plan A, B, C, D. Hanggang sa kung paano nila mawawalang hiya ang eleksyon. Hanggat pwedeng walang eleksyon, gagawin nila dahil alam nila wala na silang suporta ng taong bayan. Hindi ho ba? Nagtatagumpay lang ang napatunayan ito dun sa tinatawag na EDSA Revolution. Nung nagumpisa ho yan, walang civilian support yan eh. Yung kudeta kay Marcos, wala. Tandaan ninyo yan. Katunayan, nanawagan si Enrile na noon ay Minister of National Defense. Pagkatapos niyang malaman, makarating sa kanyang kaalaman, na siya'y aarestuhin. Dahil yung mga bata niya ay nahuli. Yung isa nahuli. Ito nga yung si Morales, yung naging presidente ng PhilHealth, di ba? Oh, mga kaibigan, yan yung Morales. Hinuli yan. At yan ang nagkwento, umamin. Kasi in-interrogate siya ng Presidential Security Command. PSC pa nun eh, hindi pa PSG. Presidential Security Command. At sinabi niya ang plano na tangkang pagpatay sa pamilya Marcos. Ngayon, nabanggit ang mga pangalan. Siyempre, ang namumuno, mga bata ni Enrile, Reform the Armed Forces Movement. Eh si Gringo namumuno nun eh. Oh. Eh si Gringo ang AD-camp ni Nooy Defense Minister Juan Ponce Enrile. Mga kaibigan. At noon nga, malaman, makarating sa kanyang kaalaman na nakatakda silang arestuhin. Ginawa ni Enrile, nandun siya sa atrium. Tumakbo, papunta sa bahay. Malapit lang sila doon para magbihis. Siguro nagbaho na ng damit. Sapagkat nung mga panahon na yon, tapos na ang snap election, nandito pa sa bansa ang maraming foreign journalists na dumayo dito para mag-cover ng snap election, presidential snap election. Ngayon, nung nasa Aguinaldo na si dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile, nagdatingan na rin ang mga media, local, especially ang mga foreign journalists. Nandodo na sila. At nagkulong na si Enrile at ang kanyang mga tauhan doon sa Camp Aguinaldo. Oh.
Eh si Enrile po ay alam ng taong bayan na siya po ay katiwala ni dating Pangulong Marcos, hindi ba? Isa sa mga pinagkakatiwalaan niyan. Isa sa implementor o nagpatupad ng martial law, mga kaibigan. Kaya ang imahe ni Enrile eh kuno ha? Kamukha kay Marcos. Kung ano yung imahe ni Marcos sa publiko, yun ang imahe ni Enrile. Pero ano ginawa ni Enrile? Nagsalita siya doon. Umiiyak. Ang sabi niya, wag nyo kaming iwan dito, mamamatay na kami. Isipin mo yun ha, hindi pa nag-uumpisa ang laban. Eh mamamatay na ang sinasabi ni Defense Minister Enrile. Pagkatapos niyang manawagan, abay walang responde ng publiko. Meron mga 5 tao yata nandun sa labas ng Camp Aguinaldo. Ha? At nag-uusyoso, 5 tao. Ibig sabihin, yung ginawa nila na buko, na kudeta, eh walang suporta ng sibilyan na hindi sana nauwi ito sa tinatawag na EDSA Revolution kung hindi dininig ni Cardinal Sin ang pagsusumamo ni Enrile na suportahan sila ng taong bayan. At doon, nung manawagan si Cardinal Sin, ay tsaka lamang naglabasan ng tao. Kaya ito ay tinawag na EDSA Revolution. Ha? Kasi magkaiba yung kudeta sa revolution. Nauwi ngayon sa revolusyon ng tao. Pero yun, ang talagang pakay, i-perpetuate yung kanilang sarili sa poder ng kapangyarihan. Aagawi nila yung kapangyarihan doon sa nakaupo, mga kaibigan. Pagkatapos, sinabi ni Enrile, ako'y nandayaan niya, inutusan ako sa Cagayan. At yung mga ginawa namin noon at ang kampagpatay sa akin, yun eh, mga drama lang lahat yun eh. Pinagtapat niyang ganun, mga kaibigan. Para bang talagang, lahat na, sasabihin na niya, kay totoo, kay hindi, basta importante, sa mga sandaling yun, maisalba niya yung sarili niya. Tsaka ng kanyang grupo na sabit sa kudeta. Tandaan ninyo, ang anumang, bakit ba nagtagumpay yung EDSA People Power? Hindi dahil kila Enrile, mga kaibigan. Kundi dahil sa panawagan ni Cardinal Sin. Naglabasan ng tao. Ha? At hindi sila ang sinusuportahan. Sapagkat ayon kay Enrile, ang tunay na nanalo raw, ayon sa kanya, si Mrs. Cory Aquino. Nagdaya raw siya sa Cagayan Valley. Dinaya nila yung boto, dinagdagan nila ng 1,000,000 yung boto ni Pangulong Marcos. Ngayon, may sinabi itong si Digong Nyoy. Ito'y nasa social media pa. Pagkatapos nating pagsabihin ito sa radyo, siguro, pinalipas lang nila. Marami naman silang sinasabi ngayon, palilipasin lang. Mga bagay na pabor sa kanila. Ha? Pag pabor sa kanila, gagamitin nila yan. Ngayon, ano ang sinasabi niya dun sa video na yun? Yun yung video na isinusulong niya yung
revolutionary government, mga kaibigan. Pagkatapos, doon sa video na yon, sa kanyang talumpati, ay sinasabi niya na ang malaki raw pagkakamali ni Mrs. Cory Aquino no revolutionary government ay binigay pa niya sa mga politiko. Hindi naman binigay ni Cory sa politiko eh. Ano ba ginawa ni Cory? Nag-revolutionary government si Cory, pagkatapos ay nagtalaga siya ng Constitutional Commission upang bumalangkas ng saligang batas. Nakasama ron si Cablas Ople, member ng, di ba Marcos si ano, si Cablas Ople, isa sa mga pinagkakatiwalaan din ni Presidente Marcos. Eh pero magaling talaga kasi si Ople. Oh. Eh ang wala lang doon si dating Senador Arturo Tolentino. Sayang. Sapagkat napakalaki ng maya ambag niya. Sapagkat noon eh, o revolutionary government, hindi niya kinukwento ang katotohanan eh. Sinisisipan niya si Cory. Bakit daw, kung bakit daw, binitiwan pa, ha? At ibinigay sa politiko. Yun na niya pagkakamali ni ma'am. Nagkakamali kayo. Hindi ganun ang tunay na dapat na maging kwento ng kasaysayan. Ang talagang dapat na maging kwento ng kasaysayan kung bakit nagdeklara ng revolutionary government si Mrs. Aquino, mga kaibigan. At bakit niya inabolish ang constitution at siya ay nagtatag ng mga in-appoint lang ito. Yun nga ang question dati, in-appoint lang eh. Oh, pero, yun yung sinasabi ko sa inyo. Na isa ang dapat nating kilalanin, ha, na magandang ginawa ni Cory Aquino, ha, hindi niya inabuso ang kanyang kapangyarihan. Ano ang plano niya? Bakit siya nagdeklara ng revolutionary government? Hindi naman pala siya nag-abuso. Alam naman ninyo yan. Hindi naman talaga inabuso ni Cory ang kapangyarihan sa ilalim ng revolutionary government. Sapagkat nanalo sila sa kampanya ng demokrasya, pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas. Kaya hindi niya maaring gawin. Doon na pagkatiwalaan natin. Yun matatawag talaga na kahit tayo'y hindi pabor kay Cory, ha? May mga taong hindi sang-ayon noon kay Cory, matatawag natin na ang pangyayari sa panahong yan ay divine intervention. Yung pagkakaroon ng EDSA Revolution at si Cory yung naupong presidente, hindi niya inabuso. Hindi niya ginamit ang kanyang poder sa ilalim ng revolutionary government para manggipit ng tao, ng pangkaraniwang tao. Ha? Pasalamatan natin doon si Cory. Ako yun ang tinatanaw ko kay Cory bilang isang naging presidente. Eh bakit pa siya nag-abolish ng constitution? Ha? Bakit pa siya nagdeklara ng revolutionary government and eventually, pinalitan niya ang konstitusyon? Pinaliwanag na natin ito eh. Kaya mali yung sinasabi nitong si Presidente Digong nyo na sinasabi niya na nagkamali raw si Cory at ibinalik pa raw sa mga politiko. Binalik ba sa politiko yung binalik mo yung demokrasya? Magkaiba yun. Oh, di siyempre sa demokrasya, yung proseso ng demokrasi, yun ang iiral. Bakit mo sasabing ibinalik niya pa? Yun nga ang kagandahan kay Cory, hindi sinuwapang eh. At dito ninyo makikita sa pananilitang yun ni Presidente Digong nyo na hindi siya karapat dapat pagtiwalaan
na sa kanyang administrasyon papayagan ng taong bayan na baguhin ang ating saligang batas. Wag na wag ninyong papayagan yan, sapagkat yan ang pinakamalaking pagkakamaling magagawa ninyo. Kitang-kita nyo na eh, sinisisi. Bakit? O ito, ang sagot natin. Ito'y nabanggit na natin sa mga nakaraan. Kasi po, pagkatapos ng snap election, huwag na natin pag-usapan yung daya. Kasi tayo, para tayo sa rule of law eh. Ang pag-usapan natin is rule of law. Sapagkat si Mrs. Cory Aquino, hindi naman ho siya nahalal eh, na presidente. Kaya lang sinasabi ni Enrilio, gipit na siya. Nagdadamay na siya ng iba para masalba siya. Di ba? Kasi ano siya? Huhulihin na siya. Dadamputin na siya. Mga kaibigan eh. Arestado, sipin mo, defense minister ka. At ikaw eh, pinakamalakas na kay Marcos, isa sa pinakamalakas kay Marcos. At kaya nila ginawa yon sapagkat pinagdududahan nila na ang susunod kay Marcos ay itong si Imelda. Diba? Alam ba ninyo na pati ang pagpatay kay Senator Benigno Aquino Jr., mga kaibigan, eh dahil yan sa ang teori, ang teori, ang perception, eh sapagkat baka tuparin ni Marcos eh yung kasunduan nila ni Ninoy. Marami hindi nakakaalam eh. In good terms si magkaibigan si Ninoy eh, at saka si Marcos eh. Di ba? Ang tanong nga ni Ninoy eh, bakit mo ako pinakulong? Ang sabi ni Marcos eh, kung ikaw nasa katayuan ko, anong gagawin mo? Oh, mga kaibigan. Pero si Marcos, ang gusto niyang pumalit sa kanya, si Ninoy Aquino. Oh, kaya lang na-threaten ang mga may ambisyon. Sapagkat noon, eh, kahit na si Enrile malakas kay Marcos, may mas malakas pa sa kanya. Sino? Si General Bear. Oh, mga kaibigan, alam niya, sa totoo lang, si General Bear mas matino kaysa sa kanila, sa totoo lang. Naipit lang si General Bear doon sa pagpatay kay Ninoy. Bakit? Kasi nga po, yung ginawa kay Ninoy Aquino na pagpatay, ibibintang kila, dahil chief of staff si General Bear, sa kanya ibibintang. Mga kaibigan, hindi ba? Sapagkat siya ay malakas kay Marcos, pero, inimbestigahan sila ng Agrava Commission. Ano nangyari? Ha? Ang sabi eh, under the principle of command responsibility, si General Bear na-indict, di ba? At nilitis siya ng Agrava Commission. Pati na yung mga pinagbintangan. Kung talagang ang principle ay chain of command, eh bakit walang nagtanong? Bakit hindi nakasama si Vice Chief of Staff na nooy concurrent chief ng PCINP si General Ramos? Bakit pagdating kay General Ramos tumalon kay General Bear kagad? Mga kaibigan, lahat ng mga sinangkot doon. Yung mga mother unit ng mga sundalong kinulong, di ba? In-indict lahat yun. Pero bukod tanging si
General Ramos hindi kasali. E di hindi totoo, di ba? Ngayon, mga kaibigan, bakit ginawa ni Cory na mag-revolutionary government? Sapagkat, alam nila eh, na eventually, maku-question ang legitimacy ng presidency ni Mrs. Cory Aquino kung hindi nila papalitan ang saligang batas. Walang tutuntungang konstitusyon ang presidency ni Mrs. Cory Aquino, mga kaibigan. At pasalamat natin, nung siya'y mag-revolutionary government, ang purpose lang nila ay baguhin ang konstitusyon para magkaroon ng total legitimacy ang administration ni ang presidency ni Mrs. Cory Aquino. Bakit? Sapagkat sa proseso ng konstitusyon nung ganapin ang presidential snap election, nasa ilalim tayo noon ng 1978 Constitution. Sa madalit salita, lahat ng prosesong ginawa, ha? Lahat ng nangyaring proseso ng eleksyon under the 1978 Constitution, ang legal na presidente si Marcos. Si Marcos ang ipinroklama ng batasang pambansa na nanalong presidente. Proseso yun, mga kaibigan. Si Mrs. Cory Aquino, hindi. Siya po ay naluklok sa poder ng kapangyarihan dahil sa people power. At dahil people power yun, eh pwedeng agawin din kay Mrs. Aquino ang kapangyarihan. At kaya niya idiniklara ang revolutionary government, another issue, wala silang taong nakaupo. Lahat yun from national hanggang sa pinakamaliit na local official, puro laging official yun under Marcos, at karamihan doon matatagal nang nakaupo. Kamukha ngayon ang gusto nila, patagalin na naman sila sa pwesto. Hindi ko ba? Dahil dyan sa pinaplano nilang palitan daw yung saligang batas. Siyempre, lahat ng opisyal sa pamahalaan na elected, gusto nila yon para ma-extend ang kanilang term. At pag nabago ang saligang batas, ang pinaka-posibilidad ay baguhin na matanggal na ang term limit. Hindi katulad ngayon, hanggang 3 beses lang pag local official ka. Hanggang 3 beses, kailangan magpahinga ka ng isang term para ka makabalik ulit. E paano kung maupo na yung kalaban mo? Hindi ka na makakabalik. Di ba? Mahirap ka na makabalik. Lalo na kung yung makakalaban mo o kaya yung tatakbo pagkatapos ng 3 termino mo, e tatakbo na mahahalal. Ha? Habang nagpapahinga ka, habang disqualified ka pang tumakbo, eh mas magaling sa'yo. At yung pumalit sa'yo, katulad sa Pasig, nakita ninyo ngayon, no? Napakawalang niya, di ba, nung pinalitan ni Bico Soto, di ba? Ang habang panahon niya, naupo yan kay Cory, si Eusebio, mag-ama. Hindi na naalis sa pwesto. Palitan sila. Mga kaibigan, oh, ayan. Naupo na si Bico. Makakabalik pa ba yung mga yan? Hindi na makakabalik yan. Lalo na si Bico Soto, eh magaling na mayor. May nabasa ako eh. Pinadala sa atin ng isa nating kakilala tungkol sa kaibahan ng intelligence
at ng wisdom. Ang laki pala ng pagkakaiba niyan, mga kaibigan. Ha? Yung intelligence at wisdom. Na daig ng wisdom. Ha? Ang anumang intelligence. Mga kaibigan. Sapagkat yung intelligence, yung pagiging intelihente, di ba? Ano yan eh? Minsan, dahil articulate ka, akala mo, pag tinignan ka, maganda sinasabi mo eh. Tama eh. Sa pandinig. Pero eventually, marirealize mo, mali pala yun. Pero nung that time na pinakinggan mo, eh very intelligent ang mga sinasabi niya ng isang tao. Pero ang wisdom, iba po yan. Ha? Ang karunungan o wisdom, eh mapatutunayan mong nakahihigit yan. Ha? Yan ang tunay na karunungan. Base yan sa katotohanan. Mga kaibigan, hindi sa, oh, nakaisip. Eh dito, marami nagpapanggap na intelligent, di ba? Oh, mga kaibigan, yan, yung mga umiisip dyan sa LTO ng katarantaduhan. Bay, intelligent yan. Oh, sipin mo, pati katarantaduhan, pwede mong tawaging intelligence eh. Hindi ba? Yung pag-isip ng katarantaduhan, ba, magaling mag-isip ito. Kawalang yan nga lang ang naiisip. Kaya mali si Digong nyo eh. Sinasabi niya, binitawan ni Cory. Bakit mali? Nagkamali si Cory. Bakit binalik pa sa politiko? Hindi. Mali ka ron. Kasi, yun ang nagpapatunay na hindi siya masamang tao. Although, may depekto naman lahat eh. Di ba? Pero huwag mong palitawing mali siya dahil hindi siya naging swapang. Eh masama yan. Kasi pag sinabi mong mali yan, mamumulat sa tao na mali pala yung maging hindi ka swapang. Isa palang pagkakamali yun. By, I beg to disagree. Di ba? Mga kaibigan, isipin ninyo, eto, ano raw, masaya raw sila sa kandungan ni Presidente Digong nyo. Ha? Magagawa nyo yan. Pero darating ang sandali, malalaman ng tao yan. Oh, alin, nakakaawa nga yung mga mabababang sundalo eh. Ha? Walang magawa sa inyo eh. Kasi kayo yung nagpapatupad. Katakot-takot na mali. Eh yun lamang. Hindi kayo makapanindigan para sa bansa laban sa ginagawa ng China. Ano tawag mo dyan? Hindi ba yan ay isang napakalaki tahasang pagtalikod sa inyong tungkulin, sa inyong sinumpaan sa bansang Pilipinas? Sa saligang batas natin. Diyan lang kayo nagkakaroon ng kabuluhan eh. Oh, mga kaibigan. Ha? Ano sasabihin nyo hindi mangyayari yan? Bay, talagang hindi mangyayari yan sapagkat hindi kayo nakakasiguro na meron kayong civilian support. Ha? Tandaan nyo yan. Anuman ang gustong gawin ng militar, kinakailangan niya naaayon sa kalooban ng mamamayang Pilipino. Dahil kapag hindi, ganun mangyayari sa inyo, mabubuko kayo. Mabuti na lang, may cardinal sinun na pinakinggan ng taong bayan. E paano kung wala? Kung hindi nanawagan si Cardinal Sin, oh, edi kudeta yun. Ang kudeta, ha, nagiging legal lang yan pag nanalo ka. Tandaan ninyo yan.
Eh pag natalo kayo. Eh kaya nga natin to binobrought up eh. Bakit? Para alam ninyo na baka sakali eh, gawin nila rito yan eh. Ang mangyayari dito, dahil sila na nagsasabi, maligaya sila. Ha? Kay Presidente Digong nyo. Hindi baling ang taong bayan ay nagdurusa. Mga kaibigan, eh sila ay masarap ang buhay nila. Eh. Lahat nakukuha nila. Eh. Di ba? Kaya nga, pinulbus nila yung kwan eh. Yung Marawi eh. Para magkaroon ng hanap buhay ang militar eh. Yung kudeta alin. Matagal ng bayad na yan. Kumita na yan. Kudeta, kudeta. Nakita ninyo lahat na nagkudeta, napwesto. Nung ba napwesto, naging matino ba lahat ba ng pinaglaban nila eh? Na isa katuparan nila nung nasa pwesto na sila? Hindi. Hanap buhay ang ginagawa niya. Alin, yung kay Gloria ang mga kudeta. Pag naghatag ng pondo si Gloria, tigil ang kudeta. Tsaka lang kikilos ang militar. Ginagamit din nila yung kwan eh. Ha? Yung mga nagkukudeta para pagkapirahan ng matataas na opisyal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kaya yung World Health Organization, hindi lahat pwede mong itiwala dyan. Kamukha ng sinasabi ni Rokwe. Ha, pati si Vice President Lenny Robredo, eh, akalain mo eh, di ba yung may isang study, ha, na nagsagawa ng pag-aaral at nalaman na itong Pilipinas, mga kaibigan, ay kulelat, ha, sa pagtugon. Ha, tayo pinakakulelat sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Kasi po, ang ibig sabihin, sabi naman ng isang organization na tumutugma dito sa studying ito ng anong grupo yun? Alam ko sa Australian base ito eh. Australian think tank. Lowy Institute, mga kaibigan. Na nagpapakitang ang Pilipinas number 79 out of 98 countries. Eh sino na yung mga sumunod sa atin? Yun yung talagang mga kurap na bansa. Doon tayo nakahanay, kaya kulela tayo. Ang sanhi ay corruption. Kaya failure. Ang isipin mo, ang tagal nating kinulong, di ba dapat bumagsak ang COVID? Ang daming sumunod ah. Di ba pinuri pa nga tayo nung una na ang daming sumusunod. Pero ano nangyari? Isa sa nagkakalat, mga taga-gobyerno eh, ng COVID. O, di ba nung isang gabi, sinasabi natin yung Department of Agrarian Reform, ito, hindi ko alam kung napabalita sa media ito ha. Nagsagawa sila ng parang seminar nila eh. Andun lahat ng top brass ng Department of Agrarian Reform. Merong isang umaten doon. Eh, tatlong araw yun, mga kaibigan, na COVID positive. Kaya lahat sila, dapat eh, kinuman eh, nag-undergo ng quarantine, di ba? O, isipin ninyo yan. Hindi lumalabas ito. Ano yun? Di ba government office yun? Agency yun ng gobyerno? Department of Agrarian Reform? Pagka sila nandun, pwede kayong magwala. Ha? Pwede nyong labagin ang batas. Katulad si Roque, kumakanta rin sa Baguio, di ba? Bakit Vice President Lenny Robredo nagagalit ang hitad, ha, na si Mantika Rokwe, mga kaibigan. Sipin mo,
Hindi dapat daw sa huraw ang paniwalaan, hindi po propaganda ang Bakit? Anong interest meron yung Lowy Institute? Australian-based ito. Bakit sila gumagawa ng study? Kasi napakahalaga sa kanila, nakita naman ninyo. Ha? Ang resulta ng pag-iingat ng Australia pagdating sa COVID-19. Kaya hindi lumala ang sitwasyon dun eh. Konti pa lang, talagang nag-lockdown sila. Hindi matagal ah. Hindi katulad dito, tagal. Pero bakit kumalat? Magtaka kayo eh. Oh. Hindi ho ba? Kaya ang Australia, kaya nila ginagawa yan, eh siguro dahil para alam nila lahat ang magiging response o ang kanilang gagawin sakasakali sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon. Kung lumala, kung mano, pinag-aaralan nila. Eh tayo wala namang ganyang pag-aaral eh. Umaasa ka sa WHO, sa World Health Organization, eh pinagdududahan nga yan na nakikipagsabuatan. Oh, hindi ho ba? Hindi mo malaman kung kasabwat niya ang China, kasabwat din niya ang mga manufacturers ng gamot. Yan, mga kaibigan. Ah, hindi po propaganda, sabi ang WHO. Anong hindi propaganda? Baka magalit ang WHO dahil sinasabi niyo na, nagpapakahalatang propaganda. Hindi po. Ho ang nagsabi, hindi naman yun ang sinasabihan ni Vice President Lenny Robredo. Bakit? Sino may sabi sa Uroque na si Vice President Lenny Robredo eh hindi pwede magsalita, aber? Ha? Ang sabi lang naman ni Vice President Lenny Robredo, di ba? Nabanggit niya na sana instead na magdepensa tayo, ha? Puro kayo depensa, tanggapin natin. Tanggapin para maaksyonan ng maayos. Yun nga yun eh. Palibasa, hindi sila sanay makinig sa publiko. Wala sa bukabularyo ng administrasyon ngayon yun. Ha? Mga kaibigan, yung makinig sa opinion ng tao, sa damdamin ng tao, wala sa kanila yun. Oh, sabi ni Vice President Lenny Robredo, masama ba yun? Nakita ko yung mga response, parang defensive pa din tayo. Parang ginajustify pa din natin kung bakit mababa yung response. Hindi, tama nga naman eh. Ba't mo i-justify kung mababa ang response? Dapat wala. Diba? Dapat walang. Ika nga po ay mahawahan. Oh. Diba? Dapat zero tayo. Bakit yung iba nagawa? Taiwan. Oh, ilan lang ang naging kaso dyan eh. Oh, ginawa nila yung tama nilang gawin. Dito wala naman kayong ginagawa eh. Ha? Nagpapatupad kayo pero wala kayong ginagawa. At yung mga bansa na yan, ha, nagbibigay pa ng karampatang ayuda yan ha, sa kanila, kanilang mga mamamayan. Ang Japan dumami, alam nyo kung bakit? Hindi berdugo yung gobyerno eh. Oh, mga kaibigan, inaalaw nila kasi ang problema ng Japan, economy. Ayaw nilang sa panahon na ito ay bumagsak ang ekonomiya nila. Di ba kinukwento natin sa inyo yung mga ginagawa nila katulad nung go to eat, go to go, di ba? Binabalansi nila ang ekonomiya nila dahil katakot-takot ang perang inilalabas ng gobyerno para ang kanilang mamamayan eh, normal na makapamuhay. Pati ang mga negosyo, papanong na kahit sa panahon ng pandemya, umiikot ang ekonomiya nila. Eh tayo, meron bang ganon? Wala na nga kayong ginawa
Pinag-iisipan nyo pa kung paano nyo kokolektahan ang mamamayan? Paano nyo pang paduduguin itong mga taga-LTO? Kamukha niyan. Oh. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Manny Pacquiao. Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoo.